Hello there mga kabangers! What's up? Welcome to my YouTube channel. It's Megan Rog from Rog TV, your certified kabangers. Videos mga kabangers or for today's vlog ay i-house tour ko kayo dito sa aming bagong accommodation dito po sa Wadi Laban dito po sa Riyadh, Saudi Arabia. So just a little bit background nung po mga kabangers, kakalipat lang po namin a days ago dito po sa place na to. So as you can see po, mamaya na excited. So titignan ko po natin or ipapakita ko po sa inyo ang typical po na bahay na isang OFW. Well, swerte na nga ito kasi ang ganda po ng bahay namin ngayon. Di tulad sa mga accommodation namin dati na maganda naman siya pero mas maganda po ito at mas comfortable. So mga kabangers, alam po naman natin or sa hindi pa po nakakalam na ang bahay po dito sa Saudi Arabia libre po. So free accommodation po dito sa Saudi Arabia. So I'm a waiter po for 7 years and of course, I'm happy to share with you my experiences and my journey here in Saudi Arabia. So ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo ang bahay namin. So it's bagong bahay. So mga kabangers, let's go! So mga kabangers, ano pa hinihintay nyo? Tara, pasukin na natin. Wow, nasa loob na po ako. So syempre lalabas muna ako, ano ba? Paano kayo maroon to kung hindi ako lalabas? Let's go! 5 minutes later. So mga kabangers, as you can see, ito po yung labas ng aming room. So ayan po, nasa bugan lang po kami. Ayan po yung gate namin. So building po ito. So andito po yung route namin mga kabangers. So dito po yung hagdan papunta sa aming mga workmates na iba. So ngayon po ay dito po tayo sa aming room. Welcome to our humble room. Di ba? Parang nasa condo lang. So ayan, pagpasok niyo dito mga kabangers, of course, ang ganda ng ano, pintuan na yan. Yan, syempre meron yung lock. Silalak muna natin siya, of course. So yan mga kabangers, welcome to our home. So yan mga kabangers, sa unang pagpasok niyo po dito, ay swerte po kami kasi meron po kaming sariling ref. Ayan siya mga kabangers, oh. Ref. Double door yan, ayan o. Oh. Ay, walang laman. Wala palang laman mga kabangers. Sorry kasi hindi kami nag-prepare talaga for this vlog or hindi ako nag-prepare for this vlog kasi ano talaga siya, tunay na buhay ng OFW. Hindi pa kami nakapag-grocery, hindi pa kami nakabili. So ayan yung rim namin mga kabangers. So, wala pa yung laman. So baka meron siyang magpadala dito sa Wadi Laban ng mga grocery. So padala nyo na para ipasok na natin dito. So yung mga kabangers na. And of course, meron din kami dito ang coffee area o diba? May coffee area. Parang hotel talaga kasi may coffee area, no? Ayan yung mga kape namin. Ito yung heater namin, saksaka. Meron kami ditong mga gatas. Pero ano lang yan, unti lang muna kasi hindi pa talaga kami napag-grocery. Meron kami ditong mga, at saka meron din kaming ano, mga kabangers cabinet. So andito na ito pagpasok namin. Ayan siya mga kabangers, pwede yung lagyan ng tea. Uy, may tea pala dito mga kabangers. So ayan. So kung gusto niyo pong mag-tea, ayan. Tea for life. So mahilig po akong mag-tea. Mag-tea. So ayun mga kabangers, 1, 2, 3, 4, 5, 5 drawer siya. So ayun mga kabangers, so ang swerte namin mga kabangers kasi sa bahay na ito napaka-comfortable talaga mga kabangers. Alam mo yung gustong-gusto mo na talagang umuwi after work kasi gusto mo magpahinga at mag-rest. And of course, pagpasok mo sa aming pintuan mga kabangers, nandito yung mga cabinets namin, no? So tag-iisa-isa kami ng cabinets mga kabangers, no? So provided po ito ng company mga kabangers, ayan, no? So hindi pa din po ito na-arrange, eh. Nasira na pala ito mga kabangers. Ay, nasira na siya sa kalipat-lipat namin ba? Wait lang. Guba naman o. Wait lang mga kabangers. Ah, bahala na. So yun mga kabangers, isa-isa kami dito ng cabinet. Ayan. Naguba na siya mga kabangers. Guba na siya si Kinarasa ba? Sira na talaga siya. Of course mga kabangers, meron din kami ditong TV. Ayan. So, diba ang swerte namin kasi meron kami TV at take note, may cable po ito mga kabangers, diba? Ang swerte-swerte kasi hindi ka, kung naboboard ka na mag-Facebook, YouTube, ay manood ka lang ng mga TV. Pero yun nga lang, wala tayong mga TV na katulad sa mga ABS-CBN, GMA, or ano pa man. So, cable siya mga kabangers, to, napakarami niyang channels, may mga movie. So, ang laki nito mga kabangers, no? At of course, meron din kami dito ano mga kabangers, lavabo. Lavabo.
So, ayun mga kab- ay ano ba to? Yung kapag nagluluto kayo mga kabangers, dito ka maghuhugas sa mga isda, mga karne. Hugasan mo yung mga ano mo, mga singit. Oh, singit-singit, ganun. So, ayun mga kabangers, dito din kami nagluluto mga kabangers. At saka ito yung tangki namin mga kabangers. Ito yung tangki. So, binigyan din to ito ng company mga kabangers, pati itong kalan. And of course, dito, ito yung mini kusina namin mga kabangers. So, ayan pala yung pintuan. Pagpasok mo ay, ito na ang aming mini kusina. So, di ba? So, pag bukas mo dito mga kabangers, meron kang makitang anaconda. Ayan mga kabangers. Ayan, lagayan po siya ng mga plato, mga tinitong kutsara. Pwede din yung ilagay yung mga ano nyo, mga gold. Diyan mga kabangers. So, dito nyo ilalagay ang mga mantika, mga condiments, pangluto. So, di ba mga kabangers, napaka-convenient niya. Tsaka meron din dito silalim mga kabangers. So, ayan. Lagayan namin ng mga lutuan. So, di ba ang ganda ng mini-kitchen namin mga kabangers, no? Ayan yung mini-kitchen namin mga kabangers. And of course, ang tabi po ng mini-kitchen, kapag tapos na po kayong magluto or maghugas, dito kayo maghugas ng plato. At of course, kapag gusto nyo maghugas ng kamay or maghilamos, dito kayo sa isang, ayan, laboratory ba ito? So meron din siyang salamin mga kabangers. No? Tsaka merong mga lagayan ng mga sabon or kung ano man yung gusto mong ilagay. And of course, meron din kami lagayan ng tissue, ayan o. Para talaga siyang ano mga kabangers, hotel, di ba? So of course, ito talaga yung favorite place ko mga kabangers, no? Ang aming sala. Yeah. So ito yung typical mga kabangers sa tambayan ng mga Saudi people or mga Saudis or tambayan nila kapag nag-happy together sila or nagigit together. Ito po siya mga kabangers, so. So then, so nakaupo ka lang dito mga kabangers. Ang luwag nito mga kabangers, so. Meron din siyang aircon. Tsaka ang kurtina, pwede niyo ang isara kapag meron kayong mga ginagawang mali. Oh, oo na, sige na, tama ka naman palagi. Yeah. So yun mga kabangers, meron din po kami dito ang wifi. Ayan o. Pero pinakabit po naman siya 200 per month. So apat kami dito. So, 4, 200 divided by 4 equals 50. Diba, akala nyo, hindi ko alam yun. So yun mga kabangers, ipapakita ko sa inyo kung paano kami tumambay. Ayan. So ganyan yung mga kabangers. Ayan, dito ka lang maganyan. Puntok ganyan, o ng TV. Pwede ka rin dito mag-workout. Ganyan. Workout. Hindi ka din katawan. Ayan, pwede ka rin mag-push up. Pinilit para lang sa vlog. Ayan mga kabangers. Ang ganda rito mga kabangers. Pwede ka rin maglaro ng ball. Ayan mga kabangers. Ang ganda rito. Hiningal na ako. So, ayan yung kasama ko din si Aldrin, day off niya ngayon. So, nagpahinga lang siya. Tsaka nakaka-fresh dito mga kabangers. Pinagpawisan nga lang ako kasi in-off ko yung aircon kasi maingay. So, yan. Pwede ka rito kumain mga kabangers. At saka meron din kaming friend dito mga kabangers. Ayan. So, normal lang po na may ibis sa Saudi. Ayan o. Say hi to my friend. Ayan. Magkakain muna siya kasi nagutom na siya ngayon. Ay, ito talaga yung favorite place naman mga kabangers. Pwede ka dito kumain. Ayan. Dito. Hiningal ako sa ginawa kong pag-push up. Kailangan talaga ng hangin. So, ayun mga kabangers. So, anong ulam mo? Meron tayong nilotong tuna. Ayan. Ubusin mo lang kasi may isa pa ko dun. Ayan. So, ayun mga kabangers. Ang aming sala at saka kitchen. So, papasok naman tayo sa aming CR. Of course, ang CR dito mga kabangers ay ganito. So, ito po yung ganito po yung CR namin sa bukid dati mga kabangers. Noon nakatira pa kami sa bukid. So, maganda talaga siya. Ano mga kabangers si Aran? Ganyan siya mga kabangers. No? Ganyan. Ganyan ka lang. Tapos meron din itong bidet. Madiba social kasi may bidet-bidet na rin yun. Dati sa bukid yung wala kaming mga bidet kasi ano lang, mga papel, mga bakaw, mga bunyo. So, sa mga nakarelate, comment down below. Ganun. Tsaka ipa-flash mo lang sa mga kabangers. So, di ba, social yung accommodation namin. Tsaka meron din kami itong shower. Ganyan lang yan. Shower. Parang walang tubig.
yan. Yan yung shower namin mga kabangers. Tsaka dito sa loob ng CR, meron din kaming washing with dryer. Ano siya, delay yung shower namin. So meron din kami itong salamin mga kabangers. Kapag naliligo ka, gusto mong makita yung sarili mo, ganyan. Uy! Meron pala itong manipulation. Ayan, so dyan muna kami nagsasampay mga kabangers kasi hindi pa kami nakaka-discover kung saan pa talaga kami magsasampay kasi hindi pa kami nakakyat doon sa rooftop. So ayan mga kabangers, yung sample mga kabangers kapag kumakain ka na, ayan, dito talaga. So plano ko nga mga kabangers yung bahay ko, gibain ko talaga para maging ganito. So ayan, napaka-relax yung mga kabangers yung ganitong upuan, no? Sobrang relax lang niya mga kabangers. And of course mga kabangers, ipapakita ko rin sa inyo yung kwarto namin. Ayan, 1, 2, 3. Wow, sobrang lamig dito mga kabangers. So ayan mga kabangers, no? Swerte talaga siya kasi carpeted na siya. So sobrang linis talaga mga kabangers kasi kapag papasok po kayo galing maligo or galing sa work, meron na kayong instant na basahan, ganyan. Ganyan mga kabangers. Basahan to lahat mga kabangers, hindi siya carpet, basahan lang siya. So yun mga kabangers, so for the meantime ay dito muna ako natutulog sa lapag. Kasi sobrang relaxing din naman dito mga kabangers kasi ang taas po ng ceiling, oh, ayan mga kabangers. At saka meron din kami dito ang malaking cabinet for sharing po sa mga kabangers. Ayan. For sharing lang po sa mga kabangers kasi 2 months lang din naman kami ngayon dito magstay. So after 2 months, isalis din naman kami dito. So mga kabangers, ito yung setup namin ngayon. So apat kami dito mga kabangers na natulog. Pero ang sarap dito tulugan mga kabangers. Alam mo yung makakatulog ka talaga agad kasi sobrang refreshing, kasi sobrang lamig. So ang buong bahay na ito mga kabangers, sa sala, dito sa kwarto, ay punong-puno ng aircon. Puno talaga. So ayun mga kabangers. So ang daming ilaw dito mga kabangers. Ayun yung kwarto namin mga kabangers. Ayan. And of course, ito yung mga kabangers. Ito lang yung typical na accommodation ng mga Pinoy sa OFW sa Saudi Arabia. Pero sobrang swerte namin ngayon kasi dito po ay ang ganda na villa namin compared dun sa dati naming villa. So yun mga kabangers, ito yung typical na bahay ng isang OFW sa mga gusto mag-abroad. Pero huwag po kayong ma-expect na sobrang ganda ng bahay ninyo kasi swerte po kami ngayon dito sa accommodation namin. So kapag pupunta po kayo sa abroad or kahit saan mang lupalop dito sa Saudi Arabia, hindi po tayo pare-pare ng villa. So yun mga kabangers. So yun mga kabangers, ibubuksan na natin ang TV. Hindi bumukas. Fake it. Ayan yung TV namin mga kabangers. Ayan. Movie-movie lang while watching. I'm watching. 800 channel. O ayan. 800 channel lang po. So kapag kumakain ka, nod-nod lang ka, chill-chill lang, tamang chill lang, diba? So, sobrang relax yung day off dito mga kabangers. Kaso, 2 months na lang kami dito at uwi na kami ng Pilipinas. So sad, pero ganoon talaga ang buhay mga kabangers, laban lang.